Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ayan, ngayon naman ang ating tututukan ay ang ongoing St. Louis Rapid and Blitz na ginaganap ngayon sa St. Louis, Missouri, USA mga kamatsas. Ayan, so ito po ay 3 days Rapid and then yung 2 days remaining ay Blitz naman, double round robin. Sino ba ang mga players na nagbabakbakan dito? Tingnan natin mga kamatsas. Ito po ang mga players. Ayan, so Super Grandmaster Fabiano Caruana, Shakriar Mamedyarov, Wesley Son, nandito na naman, walang pahinga, Richard Rapport, Leiner Dominguez, Lek Wang Liem, Jeffrey Xiong, Hikaru Nakamura, Sam Shankland, and Peter Svidler. Mga mamaws, mga super GMs. Ayan, yun nga lang, karamihan, puro mga taga-US, no? Kaya nga nabasa ko sa chat eh, na parang US Championship daw. Konti lang yata hindi taga-US eh, no? Mamedyarov, Peter Svidler, puro taga-US na yata, no? Richard Rapport, hanip na St. Louis. At ito ay may prize fund na $150,000. Hindi ko lang alam mga kamatsas ang pagkaka-chap-chap mula sa champion hanggang sa pinakahuli. Okay, pero ito mga kamatsas ay talagang mga big time na ang ano niyan, premyo niyan sigurado, milyonan sa piso, no? Sa peso natin. Convert natin, no? Malupit sang premyuhan nila. Okay, at ang schedule nila mga kamatsas, ito. Arrival of player, ayan, August 9, August 10, opening ceremony, kanina, no? So, sila pala, yung opening ceremony, naka-live sa YouTube. Pero yung proper ng live sa game, sa Twitch mga kamatsas. Sa Twitch pala. Okay, August 11, 3 rounds. August 12, 3 rounds, puro rapid. August 13, 3 rounds. August 14, ayan, Blitz. Okay, so ayan pala, oh, may break na every 30 minutes. Double round robin ito. Bali, lumalabas kung 10 players sila, 18 rounds ito mga kamatsas na Blitz sa 2 days and August 16, closing ceremony. Okay, ito ay nagpapasimula mga kamatsas ng alas 4 ng madaling araw sa atin. Kaya iba ang oras nila eh. Kaya mabigat sa atin, hindi natin ma-live mga kamatsas. So hanggang analyze na lang tayo ng kanilang mga games. At ang pairing ng round number 1, ayan, Shankland versus Rapport, Dominguez versus Xiong, So versus Lek Wang. Gravacious mga kamatsas, kalalaban lang nitong nakaraan sa championship, no? Sila na naman, napakaikli ng ano, ng mundo ng chess talaga sa kanila. And Caruana versus Svidler, Mamedyarov versus Nakamura. Mga kamatsas, at syempre, unahin nating i-analyze ang mainit na bakbakang nangyari sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster Lek Wang Liem ng Vietnam na naman. Sila na naman na nag-arap. So, tingnan na kagad natin. White dito si Wesley, black si Lek Wang. Wesley played D4, Lek Wang played D5, nag-C4, nag-E6, nag-Knight C3, at dito nag-A6. Yan ang tinatawag na Queen's Gambit Declined Janowski Variation mga kamatsas. At bago ko makalimutan, ang time control nila ay 25 minutes plus 10 seconds bonus per move or increment per move. Okay? So dito ang ginawa, nag-C takes D5, nag-E takes D5, nag-Knight F3, develop, nag-Knight F6, nag-Bishop G5, develop para may pressure at bago mag-E3, at least nakalabas na ang dark square bishop. Nag-Bishop E6, aba, kakaiba rin ng ano ah, usually kasi dito mga kamatsas, di ba, Bishop E7, pero dito nag-Bishop E6, nag-E3, Knight BD7, queenside ang unang dinevelop, no? Nag-Bishop D3, nag-Bishop D6, develop lang din, nag-Castle, nag-C6, para solid na ang D5, nag-H3. Ayan, mga kamatsas, pasensya na sa aso ah. Ang lakas ng tunog. So, i-edit ko na lang para hindi marinig, no? Ang lakas talaga ng tahol. So, dito, nag-Castle, nag-Queen D2. Ayan, para konektado mga tore. So, proper development lang. At ang ginawa dito, nag-Rook E8, nag-Rook AE1, at dyan na putol ang teorya, no? Or ang book line. Novelty ang Rook AE1 kasi ito nangyari na before noong 2018. Ang ginawa, Rook FE1 na uwi sa tabla. Ipo-post ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, so Rook AE1, ang idea, bumubuelo ng E4 break
Ang ginawa dito, nag H6 neutralize, umatras lang. Bishop F4, interesting. Kasi nga, usually, ang nalalaman nating natural na pattern, Bishop H4 lang, di ba? Maintain lang ang pin. Pero dito, ang ginawa, nag-Bishop F4, then nag-Queen C7 lang si Lekwang. Bakit? Kasi ito, naghamon ng exchange na kung tatanggapin, oo nga, double pawn nga, pero nakapag-produce naman ng strong semi-open file. Tapos mayroon pang malakas na knight e5 mamaya na control and may pang ilang pa na f5, baka makalimutan, kulong ang bishop na yan. So ito binigay na continuation, knight b6, dahil ito ay mitatakbuhan na, so wag muna mag f5, mag b3 muna para walang mga likot ng knight c4, and queen c7 sabay pasok ng knight sa e5. So napakalakas ng knight na yan, no? Talagang bidang-bida yan sa gitna, ika nga. So, balik tayo. Pag Bishop F4, inignore lang. Hindi pinansin ni Lekwang. Nag-Queen C7. Sinuportahan lang niya ng simple ang Bishop. Then, nag-A3 ang idea. Timing ng B4 para makontrol ang C5 square na pupunta yung knight sa A4, papunta sa C5. Ang ginawa na Rook ADA, centralize lang. So, wala namang dapat na isipin pang kung ano-ano. Develop your pieces. Yun lang ang tama. Nag-Queen C1. Interesting. Ano idea dito ni Wesley? Maaring gustong mag knight a4, knight c5. Ang ginawa, nag knight b6, nag rook e2. So ayan, ang idea naman, maaring mag rook fe1, baterya para pag e4 mamaya, timing na timing. Nag queen c8, anong idea? Mukhang may threat ba na bishop takes h3? Ani pa mga ano nila, mga plano, no? Nag knight e5, ayan na, ginamit na ang e5 square. Nag-Bishop F5, ayun, isa pa sa idea para ma-exchange pala ang light square bishop. Nag-Bishop takes F5, nag-Queen takes F5, at dito, nag-Queen D1. Ano idea ng Queen D1? Maaring gusto rin ni Wesley maghamon ng Queen to Queen. Nag-Knight C4, pumasok. Ito inuna, nag-Knight takes C4, nakapasok na eh. D takes C4, nag-Bishop takes D6, nag-Rook takes D6. Ang ginawa, nag-queen A4 mga kamatyas at nilagyan ng question mark ni Stockfish. Ang tira daw dito na mainam na na-miss ni Wesley ay E4. Yan daw ang best move dyan, no? E4. So dito ang binigay na lang, queen D7 na paatras. Bakit? Kasi kung kakapturein ang pawn sa E4 na yan, na tipong pag nakapaghatawa ng capture-capture, lamang ng isang pawn. Diba? Maaalangan pa yung pawn sa D4. Yun pala, mayroong Queen B1. Ayun, ipipin lang. So, di pwede makapalag yung knight. Knight F6, libre. Lipad yung queen sa F5, di ba? At nakapin pa yung tori sa E8. So, dito ang ginawa, rook takes D4, then rook FE1, bagsak ang knight sa E4. Di makagalaw, makukuha ng buong-buo yan, mga kamatyas. So, yan ang analysis niyan. So, kaya dito, umatras lang queen D7, pero may good move daw na D5. So, dito, nag-knight H7. Tumakbo. Bakit? Kasi kung kakapturein ang pawn sa D5, mayroong E5. Fork. Yan. So, di ba? Lamang na ang puti. Ngayon, nag-knight H7, may E5 naman. So, dito ang ginawa na lang ng black. Talagang ano, dominated na ng puti ang sentro. Kinapture ang D5. Capture. Nagpa-quality down. So, lamang pa rin dito ang white. Lamang ng kaunti sa bar, no? So, yun nga lang. Annoying na yan sa human eye. Kasi quality down, eh. So dito, nag-queen A4 si Wesley. Ang gusto niyang mangyari ay capturein ang pawn sa C4. Ang ginawa, nag-B5 para suportahan ng C4. Then, nag-queen B4. Ayun. So mas gusto ng computer engine ang queen takes A6 daw. So maaaring ito rin ang nakita ni Wesley. May knight E4 daw ang black. Knight takes E4, then queen takes E4. So kung magbibilangan tayo ng pawns, 7 pawns and then sa black 6 pawns, pero mahirap ang galawan. Ayan, ito binigay na continuation mga kamatyas. Queen B6, may hataw ng rook takes D4. Siyempre kung kakapturein, bitin din ng tore, yun ang idea. So capture, queen takes E2, queen takes C6, then rook D8 muna kasi nakabitin yung tore, hindi pwedeng basta-basta kumapture. Diba? Umiwas muna rook D8 para bumawi sa D4, queen takes B5, rook takes D4, then dito A4, rook D2. Natanaw siguro ni Wesley ito na tipong lamang ng isang punang puti pero napaka-aktibo ng mga pyesa sa second rank. So, delika ding din yan. Delika, James, mga kamatyas. May komplikasyon yan. Ayan. So, pero, yun ang gusto ng computer, no?
Lalim nga lang. Pero ayan, iniwasan ni Wesley, nag-queen b4, nag-rook d6, bateriya lang, nag-a4, nag-knight e4, hamon. Dito raw ang mas accurate ay knight d5. Dapat dyan daw pala pupunta. Knight takes d5, c takes d5, a takes b5, then rook b8. Ayun. So, mababawi din naman yung pawn sa b5. Plus, very good center. So, dito, nag-knight e4, knight takes e4, queen takes e4, nag-queen c3. Ayan, tamang abang-abang na lang si Wesley muna. So, para mapigilan yung queen d3 na pasok, queen d5, nag-a takes b5, nag-a takes b5. Okay? So, dito, kasi kung c ang ipangka-capture dyan, mag-f3 daw. Then, mamaya, rook d1, then e4. O kaya, pwede mag-rook a1 at takihin ang weak pawn sa a6. So, dito, nagpaka-solid na lang si Lekwang. A ang pinang-capture niya. Nag-rook fe1, nag-c5. Ayun. So, yan din ang purpose ni Lekwang kung bakit pinireserba ang c6 para meron siyang pang-c5. Kasi kung yan ang pang-capture, walang c5. So, nag-c5 para iritado kagad ang sentro ni Wesley. Nag-d takes c5, nag-rook g6. Aba. Binitin muna yung capture. May threatening matchas. Obligadong harangan yan. Queen takes c5. Nag-rook d1. Control the d-file. Nag-b4. Nag-queen d4. Nakipaghamon na. Sinuportahan ng rook. Queen takes. Rook takes. Rook d4. Then nag-f5 para pressure ang pawn sa e4. Nag-e5. Pinush lang. Nag-c3. Kasi kung simpleng kakapturing lang ang pawn sa e5, may simpleng capture, capture, and then rook takes c4. Equal-equal, tablacious ito mga kamatsyas. Tablahan lang. Kaya dito ang ginawa, nag-c3 muna. Parang gusto ni Lekwang na medyo ipilit-pilit. Parang siya nagpipilit, no? Rook c2, capture, rook d3. Saktacious pa rin mga kamatsyas. Saktong babagsak pa rin yan. King f7, capture, capture, capture. King f6, h4, g5, capture, capture. And rook c6 check. Rook e6, rook c5, rook e5, rook c6, rook e6, rook c5, rook e5, and rook c6, rook e6. Pabalik-balik na lang at tabla ang nangyari sa kanilang bakbakan mga kamatsyas. Hanip mga kamatsyas, no? Grabe, ang ikli ng mundo sa kanila. Para kalalaban lang yan sa championship eh. Siya na naman ang first round dito sa St. Louis at nagtabla. Okay mga kamatsyas? So, ito ang kanilang resulta sa round number 1. Ayan. So, ngayong araw na ito, 3 rounds ang tinapos. So, after 3 rounds, doon ko ipapakita sa inyo ang standing ha. Kasi hindi updated per round ang standing. Tinapos muna yung 3 games or 3 rounds sa ngayong araw. Then, pinakita nila yung standing. Okay? So, dito po, Shankland, naubos kaagad kay Rapport. Dominguez, panalo kay Jeffrey Siong. Wesley tabla kay Lekwang, Caruana tabla kay Peter Svidler, Mamedyarov tabla kay Hikaru Nakamuring. Ayan, sa mga gusto pang kung may request kayo na games na dapat i-analyze natin dyan, gusto nyong i-analyze, mag-comment na lang kayo sa section below para makita ko at babalikan natin mga kamatsyas. Okay, so sa ngayon, yan muna ang naging resulta ng round number 1. Lipat naman tayo sa round number 2. Maraming salamat sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating game, comment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach is your National Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.